Tama-tama lang. Sa tingin niyo yung kulay, ayan na. Yan. So, lagay natin dyan, guys. Guys, konnichiwa, Yuko. So, welcome back to my YouTube channel. This is Heisa once again. Hello po. For today's video, gagawa po tayo ng all-time favorite po ng anak ko. So, most requested video ko po to noon pa, pero ngayon ko lang po gagawin. So, ano po ito? Ang apple pie po. So, gagawa po tayo ng apple pie. So, antabayanan niyo po. Kung magustuhan niyo po yung video natin today, sa mga bago pa pala sa channel ko, huwag niyo pong kalibto ang i-click yung subscribe button below at notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So, ayan guys, ano pang iniintay natin? Hindi ko na po patatagalin. So, magbe-bake na tayo. Ng, of course, mixing bowl at saka yung 2 cups of flour po. Ayan, nakaready na po yan. 2 cups, nakasukat na po yan. So, ihahalo nyo lang. Ilalagay nyo lang po siya sa mixing bowl. Ayan. And 1/2 teaspoon po of salt para po ito sa pie dough po, ha? And of course, yung, ayan, 1/2 cup of butter. So, instead na butter po, ang ginamit ko po is ito. Ayan siya. Margarine po to na alternative po siya ng butter. Nabili ko po siya sa Costco ko po. Maganda po to siya kasi olive, may olive oil na po. So, ayan. Hindi nakakataba. So, ayan. Nakasukat na po. Ayan. 1/2 cup of butter. So, sabi ko nga kanina, ang ginawa kong alternative is ito. So, ayan. Ihalo nyo lang po. Malinis na po yung kamay ko. Kailangan talaga siyang kamayin, guys, ha? Para ano... So, ayan. Imi-mix niyo po yan. Malinis yung kamay ko, ha? So, ayan. Mix niyo yan siya. Pagkatapos, 3 ingredients lang po ang kailangan sa paggawa ng pie dough. Yung flour, salt, at saka butter po. And the ice water po. Para medyo crunchy, yun po ang sikreto doon. Haluan niyo ng ice water na 2 to 3 tablespoon lang po. So, sa ice water po, mag-ano lang kayo ng water na may yellow, yun na po yun. So, tansyahin nyo lang po na ano, hindi masyadong basa yung pagkagawa niya sa dough. Actually, nakita ko lang po itong recipe na rin to sa internet din po. So, ito yung, ang dami kong trinay, ito yung nagustuhan ko at ito yung madali. So, ito yung masarap na dough sa lahat ng na-try ko. Kaya, ito po yung i-share ko sa inyo. So, ayan na po yung dough natin, guys. Nagawa ko na. Hindi ko po sinunod yung 2 to 3 tablespoon na ice water kasi hindi po siya didikit. So, dinagdagan ko na lang. So, ang gagawin nyo is, gawin nyo siyang bilog sa kneading board nyo. Ayan, kailangan nyo talaga ng kneading board. Tapos, ang gawin nyo is hatiin nyo siya, guys, ha? Sa 2 bilog. Tapos, kailangan natin siyang pa-i-ref, palamigin sa ref ng 30 to 40 minutes para talagang crunchy siya mamaya. Habang pinapalamig natin siya sa ref, guys, gagawa tayo ng filling. So, yung apple filling natin para sa apple pie. So, ayan, naging bilog na siya. Hatiin natin siya sa 2. Kailangan pareha yung sukat. Ayan. Tapos, ayan, gawin yung bilog ulit. Ayan. Yung bilog, ah. Kailangan hindi masyadong basa, guys, para ano, madaling iporma mamaya. Ayan, hindi rin masyadong tuyo. Yung tama lang talaga. Tapos, balutin nyo siya ng wrap. Yung siya wrap, palamigin nyo sa ref ng 30 to 40 minutes. Ituturo ko sa inyo ang paggawa ng apple peeling po. Ayan. So,
ilalagay natin siya sa wrap. Guys, gagawa na po tayo ng filling. Nagbihis po ako kasi lumabas po muna ulit ako. Lumabas po muna ako kasi may binili lang po. So, ayan, gagawa na po tayo ng apple filling natin para sa ating pie. So, kailangan po natin is, yung lagayan ko po ng pie is, ayan, maliit lang po siya. So, ang ginawa ko po is, ginamit ko po is, isang pirasong mansanas lang po. So, ang gagawin nyo po is, pag nabalatan nyo na po yung mansanas, ilagay nyo sa mixing bowl. So, ibali, isang buong mansanas lang po ito. Tapos, pagkabalat at pagkahiwa nyo po, hiwain nyo po siya na maliliit, guys. Ha, ganyan yung, ano, yung bite size. Tapos, ito, cinnamon. Ibabad nyo po siya sa cinnamon. Lagyan na po ng cinnamon. Tansahin nyo lang po kung alin yung gusto mas... Ako kasi, mas gusto ko maraming cinnamon kasi mas masarap. Tapos, mas mabango po yung apple pie natin. So, ayan. Pwede na yan. Tinatansya ko na lang po. So, ihalo nyo po sa slice na mansanas. Tapos, so, isit aside nyo po yan kasi gagawa po tayo ng sauce. So, ang ingredients po ng sauce natin is, ayan. Ito, 1 cup of white sugar. Ayan. Tapos, 3 tablespoon of flour. Tapos, ayan. 1/4 cup of water po. And, 8 tablespoon of butter. So, gagawin ko ang, gagamitin ko pa rin po is yung alternative ko na margarine siya. Pero, alternative po siya ng butter. So, ayan. Yun po ang gagamitin ko. So, 8 kutsara po nun. Or, pag may butter kayo, mas maganda 8 kutsara ng butter. Guys, ha? Tapos, add 1/4 cup of water. Yan. Low heat lang, guys, ha? Para hindi mag-ano. And then, the 1 cup of sugar. Then, continue stirring lang. Continue stirring para mag-melt po siya. Mag-caramelize po yung ating sauce. So, antayin niyo po mag-take yung sauce sa kanyang patayin yung apoy, guys. So, pag medyo thicken na po yung sauce na yan, pwede na po siya. Patayin nyo muna. Palamigin nyo bago nyo ihalo sa cut sa apples. So, yung apple na binabad natin sa cinnamon. So, ayan, guys. Habang pinapalamig ko po yung ating sauce for the filling, ayan, gagawin ko na po yung crust kasi naka 30 to 40 minutes na yata tayo para pinalamig natin siya sa ano sa ref. So, tingnan niyo po kung paano gagawin. Ayan. Hindi ko siya na-record. Ano ba 'yan? So, ulitin ko. Ito yung kanina, bilog po to siya. Sorry, hindi ko siya na record. So, bilog siya, plinatin natin, ganyan. So, nilagay ko rito. Ganyan. Kasi, dito natin ilalagay yung ating filling po. Yung palaman ng ating pie. So, ayan siya guys. Isit aside natin kasi may gagawin tayo sa kanya mamaya. Ganito po yung ginawa ko una guys. Papakita ko siya. Ito yung kalahati. Ito yung ating gagawing pantakip mamaya sa ating pie. So, bilog-bilogin nyo muna siya. Ayan. Gawin nyo siyang bilog para madaling i-platen. Ayan. Dahan-dahan. Let. Tapos, kaya nyo gamitin yung inyong roller. Ayan. Ito po ang gamit ng ating roller. Kaya tayo may roller. Para lang tayong gumawa ng pizza dough. Gets nyo ba? Nakakawala kaya ng stress to, guys. Kaya alam nyo ba nung pandemic, natuto ako. Natuto ako mag-bake. Isa to sa mga natutunan ko. Natutunan kong gawin. So, galit ko nga siguro talaga, guys. Alam mo yun, pag may gusto ako,
gusto akong matutunan, gusto akong kunin, talagang hindi ko siya titigilan, hence hindi ako natututo or hindi ko siya nakukuha. Ganun po talaga ugali ko. Yeah. Pero pag natuto na po ako, nagiging ano ako, yun, okay na. Ayan siya guys, oo, ganyan yung gagawin nyo. So, i-ano lang nyo siya. Kasi pantakip natin ito mamaya sa ating pie. So, hayaan nyo lang siyang ganyan. The more na, ano mo yung bilog niya, malaki, mas maganda. Para magagamit natin ng maganda. May suka. Gets nyo? Gets ba? So, set aside muna natin to. Kasi, i-ano natin yung ating peeling, guys. Peel na peel. Ayan. Set aside. Ayan. Ayan siya. Masarap talaga pag, maganda talaga pag butter. Pero masarap, pareho lang po yung lasa nila. Kasi maano talaga siya. Pero nagme-melt naman to pag naka-bake. Hindi kasi ako makabili ng butter, guys. So, kaya yung alternative ang ginamit ko. Minsan pag nagtitinda kasi ako, malulugi kapag butter talaga yung gagamitin mo. Kaya meron ako noon pang ano, pag nagtitinda ako, may order na apple pie. Kasi para hindi malugi ba? So, ayan, ang gagawin nyo is, ayan, masarap kasi guys ang apple pie pag marami ang filling, maraming laman. So, tamang-tama lang yung ano ko. Yun siya, so tatakpan nyo, yun na yun. Tapos, i-bake. Ang daming hugasin. Ayan siya, guys. Oo, ayan. Ayan siya. Ayan, guys. Natakpan ko na po yung aking pie. Nakalimutan ko pong i-record. Naluka ako doon. So, para maganda po yung kulay ng pie natin, lagyan nyo po siya ng egg wash po. So, ayan. Isang itlog, lagyan nyo po siya, tapos i-brush nyo po dyan para ano, para maganda po yung kulay pag naluto. Yan po ang sekreto dyan. So, ganyan. Nasa inyo lang po pala kung paano nyo i-design yung inyong takip. Pwede nyo po rin takpan lahat yung inyong pie, guys. Sorry, nakalimutan ko paano. Nakalimutan ko i-record. Nagawa ko na. So, ganyan lang po. Tapos, ready na yan siya to bake. So, i-bake po natin siya for, ano, kalimitan po, 50 minutes muna. Tapos, pag tingin ko kulang pa, ina-adjust ko na lang po. So, naka-preheat na po yung oven natin. So, ready na po siya. Ayan guys, naka 1 hour na. So, 60 minutes lang talaga. Tama, hindi siya sunog, hindi rin ano, hindi rin hilaw. Tamang-tama lang. Tingnan nyo yung kulay. Yan. So, lagay natin dyan, guys. Yan, guys. Tingnan nyo. Luto na yung ating apple pie. See? Mukhang ang sarap-sarap. Tingnan nyo po. Yan po yung ating apple pie. So, ang sarap. Tingnan nyo. So, yan po yung nagiging resulta pag nilagyan nyo po siya ng, ano, i-gouache. Ayan. So, isang itlog, batihin nyo po, tsaka 1 tablespoon ng sugar. Tapos, ibabrush nyo po sa pie nyo. Ayan. Sayang guys, at hindi ko na-record yung, ano, paano gawin yung pantakip niya. So, nasa sa inyo na po kung paano yung design ng takip ng pie nyo. So, ayan siya. This is it. So, guys, tapos na po. Luto na po yung ating apple pie. Sana po na-share ko sa inyo ng maayos kung paano gumawa. Paano ako gumawa ng apple pie. So, may mga kapalpakan man po konti. Sana masundan nyo po yung tutorial ko. Pwede rin po ito pang negosyo. At saka, ng, ayan, merienda bonding ng family. Masarap din to. Kasi at least, di ba, pang ano, bunggang pasabog. Kasi, di ba, parang apple pie social joke. So, anyway, guys, sana masundan nyo po ang tutorial na to. And, sa mga bago pa po
pala sa channel ko. My name is Hazel. Huwag niyo pong kaligtaang mag-subscribe kung nagustuhan niyo po yung video natin today. I-click niyo po yung subscribe button below at yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. And of course, guys, paki-like naman po para masaya. And share na rin po, guys, para naman makilala tayo. Mga laging nanonood, maraming salamat. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyong support. Walang sawang suporta. Sana po, dumami pa tayo. Ayan, so sana po lumaki pa yung ating channel. So, magpapasko na po. Ayan, meron po kaming charity vlog na magiging collab yung bayanihan po. May event po kaming gaganapin sa Uyama po. So, sa mga nandito lang sa Gotemba, kung wala po kayong trabaho, December 17 and 18, meron pong charity event na magigest po ang girl group ng Shizuoka na Muse. So, ayan, magandang banding po yun ng family kasi may mga paano daw po, may mga palaro, may mga pa-premium, ayan. So, ano pang ginagawa nyo, guys? Kung wala kayong ganap ng araw na yun, pumasyal po kayo. So, ayan, may charity vlog po tayo. Ang beneficiary po ng charity vlog na yun, yung aking mga kapitbahay ulit, sila po yung ating magiging beneficiary. So, nagpapasalamat po ako sa bayanihan sa pagbigay ng opportunity na to na makatulong. So, ayan, maraming salamat. Sana po sa may mga busilak na puso, handa po ako or kami na tumanggap ng inyong mga donations. Ayan, so, message nyo lang po ako or comment below. So, maraming salamat lagi, guys, sa suporta. Until my next video, thank you, guys, all for watching. Bye!